yung huling ano no preaching natin na hindi naka-align sa bagong quarter na papasukin natin at ang mga susunod pong mga buwan ay pag-aaralan natin ay naka-incline po sa systematic theology. Bale, sa loob ng siyam o na buwan, yun po yung tatahakin natin. Iikot po ang ating pag-aaral, pagtuturo sa preaching, sa systematic theology. Kikilalanan ng Diyos, natin ang Diyos sa kanyang salita sa pamamagitan ng sistematikong paraan. At ngayon po ito yung huli na labas po sa temang iyon. At ang huli pong preaching na ito ay entitled The Divine Love. Ulitin ko po, The Divine Love. So tapos na po tayo sa ano ba yung mga nakaraan? Divine Hope, Divine, ano daw? Peace, Division, at ito ang Divine Love. The Divine Love. Ang text po natin, makita natin sa 1 John chapter 3, verses 11 to 18. Inanyahan ko po lahat na tayo tumayo at basahin po natin ang haliging salita ng Diyos. Muli po ito ay sa unang Juan 3, 11 hanggang 18 or 1 John chapter 3, verses 11 to 18. Ito ang salita ng buhay na Diyos. For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. We should not be like Cain, who was of the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Do not be surprised, brothers, for the world hates you. We know that we have passed out of death into life, because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Verse 16, by this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Verse 18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Pagpalain pong pagkabasa ng salita ng Diyos, kayo po'y makakaupo. Ito po ay hango sa aklat, ikatlong sulat ni Apostol Juan, John, the son of Zebedee. Ito po ay naisulat noong mga panahon ng 90 AD. So, nasulat niya rin po ito sa, nung siya ay nasa Epeso. At dahil po ito ay sulat para sa iglesia, ito po yung isa sa mga tinuturing na mga sulat ni Apostol Juan para sa mga iglesia na binanggit sa Revelation chapter 2 and chapter 3. At makita rin natin, si the same apostle who wrote the book of John is the same person who wrote the epistles of John and also the book of Revelation. Ito pong aklat na o letter ni Apostol Juan ay makita natin ay pagpapakita po ng aral patungkol sa basic doctrines of Christianity. Makita natin pinapakita dito yung pamumuhay ng isang Kristiyano, ano yung basic life niya, yung pananampalataya niya at yung pagsunod sa pinananampalatayanan niya. At dahil po dito, pinakikita rin po dito kung ano yung mga attributes ng pinananampalatayanan natin. Pinakita dito sa sulat ni Juan yung pagiging ilaw ng ating Panginoon sa Kristo at ang pagiging daan. At pinapakita rin po yung nananatiling commandment to love God and love people. At pinakita rin po dito kung paano natin mapagtatagumpayan ang mundo at ang mga kaaway ng iglesia o ng ebanghelyo at kung paano ang kasiguraduhan natin sa ating pananampalataya at kung paano tayo mamumuhay ng naayon sa ating pinananampalatayanan. Nung ito po ay naisulat ni
tawag dito di Apostol Pablo, ito po ay yung nalalapit na, ay ni Apostol Juan, ay nalalapit na po sa pagbagsak ng Jerusalem, at makita natin po na siya ay napaka-importante yung mga letra sa pamumuhay ng mga mananampalataya in view of the persecution of the church in the fall of Jerusalem. At dahil po dyan, in this letter, makita natin na habang siya ay nagtuturo, nandoon na nangyayari yung mga pagsubok sa buhay ng mga iglesia o ng pananampalataya ng mga Kristiyano kay Kristo Jesus. At dahil po dyan, napakahalaga na sa panahon natin kung saan naganap na yung mga naisulat sa scriptures, ng mga ibang predictions sa scriptures gaya ng pagbagsak ng Jerusalem, makita natin from that time up to our time, hindi na nagbago yung treatment ng mundo towards the believers. Kaya po, titignan natin ano implikasyon nito, kung paano dapat nating ipamuhay ang ating pananampalataya in view of the divine love as displayed by Jesus Christ. John is called John the Beloved for a reason. Kasi nakaranas talaga siya, nakita niya actuality, yung pag-ibig ni Kristo at natutukan niya ito sa pag-elaborate niya sa pananampalataya ng isang Kristiyano. Para mas makita natin kung ano yung picture ng pag-ibig, ito ay dinisplay ni John sa napakasimpleng statement. Ang sabi po dito sa 1 John 3:16, "By this we know love." Sa ganitong paraan daw natin makita ang pag-ibig. "That he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers." There is a legendary story back in the 80s or 90s na kumakalat na isang pamphlet, at ito'y patungkol sa isang binata. It's about a young man. The reason why I say that it's a legendary story, it's because hindi ko ma-verify if this is fictional or reality. But the story is very relatable sa kung paano nagligtas ang Panginoon sa atin. So the story is about a young man who lived a life of a party. This young man ay napaka loose ang kanyang pamumuhay. Siya ay galing naman sa isang maayos na pamilya, buong kanyang pamilya, ang nanay at tatay, at meron siyang kuya. Ngunit mas pinili niya mamuhay ng isang palalong pamumuhay. So he lived a life of a party, he went out drinking and doing drugs and petty crime, yung mga krimen na hindi naman nahuhuli, pagnanakaw, mga ganung bagay. At lagi siyang sinasabihan ng kanyang kapatid na, "Kapatid, ikay magbago na dahil merong consequences lahat ng ginagawa mo. Darating ang panahon na ikaw ay makakahanap ng katapat." So nangyari po, dahil sa kanyang kapusukan at katigasan ng ulo, hindi po siya nakikinig sa kanyang kuya. At itong mas nakababatang kapatid ay dahil siya ay mahilig pumarty, gumala, magbisyo, ay nagkaroon po siya ng kaaway. At dun sa isang gabi na siya may nakaaway, ay nadisgrasya po niya yung kanyang kaaway. Inundayan po niya ng saksak itong kaaway niya dahil pinatunayan niya ang kanyang pagkalalaki na ako'y mas malakas, mas matapang, at mananalo ko laban sa iyo. Sa madaling salita, napuruhan niya. Pinagsasaksak niya ito dahil siya'y langu sa alak at sa pinagbabawal na gamot at sa kanyang pagunday ng saksak, hindi niya nilantana yung consequence hanggang sa siya'y matauhan ang nakita niya nakahandusay na ang walang buhay na kanyang biktima at ang kanyang damit. Suot-suot ay punong-puno na ng dugo. So siya ay tumakbo pa uwi, siya ay humahangos at kanyang iniwas ang kanyang sarili sa mga tao sa publiko sapagkat naisumbong po siya sa mga otoridad. At habang siya ay tumatakbo pa uwi, ay siya ay sinusundan ng mga taong bayan at ng pulis. At dahil po doon sa kanyang takot, siya po ay nagmadali at
sa sobrang bilis ng tumakbo, naunahan po niya yung mga humahabol sa kanya. Ngunit alam nung mga kalaban niya kung saan siya nakatira, o alam nung biktima, nung kasama nung biktima kung saan siya nakatira, kaya siya ay nasundan. Ngunit bago siya abutan ng mga pulis, ang nangyari po ay nakita niya ang kanyang kapatid sa labas ng bahay. Nung nakita niya ang kanyang kapatid sa labas ng bahay, siya'y nagmamakaawa sa kanyang kapatid. Sinasabi niya sa kanyang kuya, "Kuya, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Ayokong makulong." Ngunit walang magawa ang kapatid na kuya sapagkat itong taong ito ay hinahabol nga ng otoridad. Ngunit sa pagmamahal ng kanyang kapatid, ng kanyang kuya, nakaisip siya ng paraan. Tinignan niya ang kanyang damit. Ang damit niya ay malinis. Ginawa niya, hinubad niya ito at sinabi niya sa kanyang kapatid, "Hubarin mo yung iyong damit." At sila'y nagpalit ng damit. At sinabihan niya ang kanyang kapatid, "Pumasok ka sa loob ng bahay, maghugas ka na yung sarili at isuot mo ang aking damit." At samantalang sinuot niya ang dugo ang damit ng kanyang kapatid. Nung siya'y nakapaglinis ng kanyang sarili, unti-unti narinig nila ang ingay ng mga taong bayan na sumusunod na humahabol sa kanya at ang pulis na nais humuli sa kanya, ang kapatid niya ay nanatiling nakabantay sa pinto at siya ang humarap sa mga tao. Wala siya ni isang kahit anong salitang sinabi dahil kitang-kita naman ang mantsa ng dugo, yung fresh blood na nakasok sa kanyang damit. So wala nang usap-usap. Siya ay kinuyog ng taong bayan, kinuha siya ng pulis, inaresto. At nung siya ay dala sa korte, wala siyang maisabing ibang salita kundi pagbabayaran ko ang kasalanan. At ang naging hatol sa kanya ay hatol ng kamatayan. Itong storyang ito, gaya ng sinabi ko kanina, ay naging legend. It's a legendary story because apparently, it really happened back in the day sa dalawang magkapatid. At itong storya na to ay ginagamit as an illustration on how Christ gave up His life for us by taking away that blood-soaked shirt and giving us His clean shirt para siya ang parusahan sa ating nagawang kasalanan. But the story, though it is romanticized, is not enough to describe how the divine love was expressed by God through the gospel. Hindi enough yun. But it's a tragedy na makita natin ang isang walang kasalanan, isang binata na he has a life ahead of him na umako na kasalanan ng kanyang kapatid upang siya ang parusahan at makaligtas ang kanyang mas nakababatang kapatid. Hindi sapat ito, but the text that I've just read in 1 John 3:16, it does explain completely or basically shows how God loved His people. The display of divine love is not just romanticized in the text, but it shows the horror of the wrath of God, God's demand of holiness, and reveals the glory of the eternal God who authored love. Isa-isahin po natin, mga kapatid. Pag narinig natin yung storya na aking binahagi, at basa natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, may mas malalim na implikasyon kung ano yung istorya na nangyari sa krus ng Kalbaryo kung paano namatay si Kristo Jesus para sa kasalanan ng tao. At bakit po? Pagkat itong storya na to ay patungkol sa iyo kung ano yung kasalanan na gawa mo at kung paano ito nabayaran ni Kristo Jesus. At nagtuturo ito ng istorya na kumakatawan sa kabuuan ng istorya ng Diyos. Hindi mo lamang ito istorya dahil ikaw ang bida, dahil sa kasalanan mo. Though marami ngayon ang nagte-testimony and the way they testify, naroromanticize yung sin. Ako talaga ang pinakamasama. Marami akong pinatay na tao. Drug addict ako dati. Isa akong halimaw o kung ano paman. At ang pakiramdam nila ay sila ay
nakakatulong sa pagkakilala ng tao sa Diyos kapag pinasama nila lalo o na-romanticize nila ang kanilang kasalanan. Pero mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, there's no amount of romanticized crime story that can overcome how vile, how evil, and how gruesome yung kasamaan na nagdala kay, na naging dahilan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya makita natin dito mga kapatid, hindi to romanticized story of love. This is not a romantic love. This is an agape love. This is an unconditional love na kung saan pinakita ni Kristo Jesus ang kanyang pag-ibig. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang sumampalataya sa kanya kay Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo na libing at muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw ay hindi mapaparusahan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That story, the gospel story, is much powerful. It's not powerful because it makes us feel good. It is powerful because if we realize the horror, yung magnitude ng naging implikasyon ng kasalanan natin sa isang banal, banal, banal na anak ng Diyos, mangingilabot tayo. It's about God's holiness. It's not only about God's wrath, but it's about His holiness, kung gaano ka banal ang Diyos. Kaya merong wrath, kaya may kaparusahan dahil may kabanalan. The reason kung bakit nagalit ang Diyos at ibabagsak niya o binagsak niya ang galit niya sa isang banal na anak ng Diyos ay dahil sa ating kasalanan na totoo. Our sins are true. Totoong-totoo ito. It's reality. Talagang nagkasala tayo. And as real as our sins, ganun din katotoo yung galit ng Diyos. Ganun din katotoo yung mga pako na bumutas sa kamay at paa ng ating Panginoong Jesucristo. So we must realize that this divine love is not a romanticized kind of love, but this is a love based on truth. This is a love based on truth. So it shows the horror of the wrath of God. It demands holiness. It reveals the glory of the eternal God who authored love. Ultimately, nakita natin sa Ebanghelyo yung galit ng Diyos kung paano niya winasak ang kanyang bugtong na anak dahil sa pagbabayad ng kasalanan. Nakita natin yung kabanalan ng Diyos na hindi siya nanatili, na hindi binagsak ang kabayaran ng kasalanan. Namatay si Kristo. Ngunit doon din pinakita yung pag-ibig ng Diyos Ama at ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, the love of the Godhead in operation through the resurrection of Jesus Christ. Because Christ cannot be held captive or held down by sin because He is holy, it revealed the glory of the eternal King of Kings and Lord of Lords. Pinakita yung eternal na kapangyarihan at glorya ng Diyos sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Kaya ngayong hapon ang mensahe natin ay maintindihan natin that God's love was displayed by Christ through His finished work on the cross. We receive that divine love by believing on what Christ has done. Ulitin ko po. God's love was displayed by Christ through His finished work on the cross. And we receive that divine love by believing on what Christ has done. Pinakita ng Diyos, pinamalas ng Diyos ang pag-ibig niya sa sangkatauhan sa pamagitan ni Kristo Jesus at sa kanya natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At atin namang tinatanggap ang pag-ibig na yun sa pamagitan ng pananampalataya natin sa natapos na gawa ni Kristo. So for our first point this afternoon, the divine love of God is grounded on holiness. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakasalig, nakapundasyon ito sa kanyang kabanalan.
narinig natin yung pag-ibig na word, lalo na kapag February, no? Feb-ibig nga daw. Narinig natin yung love wins pag June dahil sa Pride Month. Na-hijack na ng mundo kung ano yung salitang pag-ibig, but they cannot hijack the reality, the truth of what love is. Because the author of love is God, and God's love is grounded in His holiness, sa Kanyang kabanalan. Ang pag-ibig ay banal dahil ang Diyos ay banal. So, since the divine love of God is grounded in holiness, then we can say that those who are righteous will love and those who are wicked will hate. Basahin po natin yung text. Balik po tayo in verse 11. For this is the message that you've heard from the beginning. What is the message? To love one another. We should love one another. Verse 12, sabi dito, we should not be like Cain. Huwag tayong gumaya kay Cain. Ano pong ginawa ni Cain or ni Cain? Sabi dito, he was of the evil one and murdered his brother. Siya ay galing sa Diablo. Galing siya sa evil one. Bakit? Meron siyang ginawang pagpatay. At yung pagpatay ay hindi karakteristik ng isang umiibig. Umiibig sa kanyang kapatid. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Ano daw ang basehan ng kanyang pagpatay? Dahil ang kanyang pamumuhay, ang kanyang gawi ay kasamaan at kabutihan naman sa kanyang kapatid. That's why, in verse 13, sabi, do not be surprised, brother. Huwag na kayong magulat. Though the world hates you, huwag na kayong magulat na kayo kinamumuhian ng mundo. Pero sana, ito po yung ating pakiusap, o pakiusap ni Pablo sa mananampalataya. Kakitaan tayo ng pag-ibig. Because sabi dito sa sub-point natin, those who are righteous, ang matuwid, ay magmamahal at iibig, at ang masama ay mamumuhi. Those who are righteous will love, and those who are wicked will hate. We cannot say that we are already righteous in the sight of God if we hate our brother, or if we hate anyone for that matter. Ngayon, may tamang kalalagyan ang kinagkakamuhian natin or yung hate natin. At ano yun? We must hate what is evil. That's the reason why God, the wrath of God was poured out on His perfect righteous Son, because God hates sin and the sinner. Kinamumuhian niya ang kasalanan, pati ang makasalanan. Kaya ganun na lang ang pagbuhos ng Diyos sa galit niya sa kanyang bugtong na anak, dahil yung kasalanan ng mga kasalanan ay kinuha ng banal, banal, banal na anak ng Diyos. Kaya yung object ng kanyang wrath ay binuhos niya kay Kristo. So kailangan nating maintindihan ito, dahil we just can't say na nagmamahal tayo. Our love must be coupled with righteousness and holiness. It must be informed. It must be qualified by holiness ng kabutihan. At ang minamahal ng mabuti ay ang kanyang kapatid. At di na daw tayo dapat magulat. Pero sana, sinasabi ko po kaninang sana, huwag sana tayo magkagulatan na Kristiyano ka pala. Eh bakit hinihate mo yung kapatid mo? Dapat hindi magulat ang mundo sa atin. Kristiyano ka pala? Eh bakit galit ka sa kapatiran? Rather, we must show our love through our unconditional love to our brothers and sisters. Pangalawa pong sub-point natin is loving what and who God loves is the mark of the true believer
and not merely loving. Ito po yung sinabi ko kanina, dapat may tamang object tayo ng pag-ibig natin. So loving in its crude sense, sinabi natin loving, hindi natin ito pwedeng i-take lang. Kasi ang dami nagsasabi. For example, Hitler loves his mom. Mahal ni Hitler ang kanyang nanay. Siguro yung pinakamasamang tao na makikilala niyo, pinaka-hardened criminal, loves their mom. Nandun yung pag-ibig nila. But can we say that they also love God? Or is it the divine love that they're expressing in that sense of love? No. So, loving what and who God loves. Kailangan ang iniibig natin, kung tayo iibig, kung i-express natin yung pag-ibig na yan, ay ibibigay natin kung ano yung mahal ng Diyos at kung sino yung mahal ng Diyos. What and whom God loves. At saan niya binigay ang kanyang pag-ibig? He loves His church. He loves the brotherhood, the brethren. Kinamatayan niya ang iglesia. Binigay niya ang buhay niya sa kapatiran. Kaya dapat doon tayo nakatutok ng object ng ating pag-ibig. Because in loving our brothers and our sisters is equal to loving God. And vice versa. Hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ang Diyos kung hindi natin mahal ang ating kapatid. At hindi rin natin pwedeng sabihin mahal tayo ng Diyos kung kinamumuhian natin ang ating kapatid. Charles Spurgeon said, "Do you love them for Christ's sake?" Minamahal niyo ba sila nang dahil kay Kristo? Do you say to yourself, "That is one of Christ's people. That is one who bears Christ's cross. That is one of the children of God. Therefore, I love him and take delight in his company." Then that is in an evidence that you are not of the world. Ano daw ebidensya na tayo hindi sa mundong ito? Minamahal ba natin yung kapatid natin nang dahil kay Kristo? Nire-recognize ba natin na siya ay isa sa mga anak ng Diyos? Sinasabi ba natin o nakikita ba natin na siya'y nagbibit-bit ng krus ng Panginoon sa Kristo, meaning siya'y sumusunod sa Panginoon? At sinasabi ba natin na mahal ko siya at ako ay nagagalak na makasama siya? So how do we express this love at masasabi natin na ebidensya ito na ako'y kasama sa mga anak ng Diyos at hindi kasama sa anak ng Diablo na nasa mundo? We express this love by dying to ourselves. And every Lord's Day, we die to ourselves. And every day, we must die to ourselves. We spend time in the company of the believers. Yung mga minamahal din ni Kristo, minamahal natin. Kahit sa tingin natin, hindi ka ibig-ibig, minamahal pa rin natin. So sa madaling salita, whenever we gather under the banner of God's love, we express and we experience the same divine love that God gave for us on the cross. When you look at your brother or your sister, tinitigdan mo siya, hindi ka matatahimik kung wala yan next week. Hindi ka matatahimik kung hindi siya kasama sa mga studies natin. At nananabik tayong magtipon. Nananabik tayong magkasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. Another point that I want to share this afternoon is that the divine love of God can only be understood through the gospel. Hindi natin maintindihan o salat ang pagkaintindi natin, pag-aunawa natin sa pag-ibig ng Diyos kung sa kwento ko lamang ng illustration sa dalawang magkapatid na binigay niya ang kanyang damit upang maligtas ang kanyang kapatid. Hindi sapat yun. It should be understood through the lens of the gospel. Why? Because this love is sacrificial. Divine love is always sacrificial. It never asks for anything, but it always gives something. Hindi ito humihingi, ngunit ito'y nagbibigay. So if we evaluate ourselves, if we ask ourselves, paano ko ba pinapakita ang aking pag-ibig sa kapatiran, sa iglesia? Ako ba ay pakabig ng pakabig?
O ako ay may kagalakang magbigay, kagalakang magsakripisyo. And imagine if everyone and any one of us has that same mindset of Christ. That when, pag tinanong, paano pinakita ang pag-ibig? This is how God showed His love. He laid down His life for others, for His friends. So we ought to give up our lives for our brethren. Because love is always sacrificial. Huwag tayong magbilang ng sakripisyo, mga kapatid. Baka naririnig natin yung mga sarili natin. Ako na lang lagi nagbibigay. Ako na lang lagi nagpaparaya. Ako na lang lagi. Paano naman ako? Sasabihin ng mundo, self-love. Kailangan mong ibigin ang sarili mo para matuto kang umibig ng iba. Come on. Our problem is we love ourselves too much by default. By default, mahal na natin ang sarili natin. Puro pang pansarili ang gusto natin. Kaya nga na-invento yung selfie. It's always about us. It's never about the next person. It's never about our brothers or our sisters. And it takes the Son of God, the Holy Son of God, to die on the cross to set us free from ourselves. Para mapalaya tayo sa pagmamahal natin sa ating mga sarili. Because that's our problem. Minamahal natin ang ating mga sarili. Kahit nga minsan yung ating mga sakripisyo, pakabig pa rin. Binibilang natin. Oh, naalala mo nung, yan, nilibre kita sa jeep. Nakasulat lahat. Nakalista lahat. Binibilangan natin. Shouldn't be the case. Our love should be sacrificial. And last, divine love is based in action, not merely words. Nakabase ito sa action at hindi lamang sa salita. Talk is cheap. Basahin po natin yung dulong verse ng text natin. By this we know love that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Verse 18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. In deed and in truth. I tried to look for the definition ng words na indeed and truth in Greek. You know what I found out? It means indeed and in truth. Ibig sabihin, plainly sinasabi, it's not talk. It's about action. It's about the reality, the truth of that action. So when we say we love, nagmamahal tayo, ito'y dapat pinakikita natin. Ina-actionan natin. How do we say that we love God if we cannot provide the needs of our brothers and sisters? If we can't be here, hindi natin mabigay yung oras natin. So this is a great reminder for all of us. Why? Because I want you to look at the person next to you. Every single one of us here have experienced the divine love of God. Nakita natin, naranasan natin, narinig natin ang Ebanghelyo. And you know kung anong magseseparate sa atin sa mga empty professors of faith outside? And us here, ano yung magsiseparate sa atin sa kanila? In our action. Kasi sila sasabihin nila, ah, anak din ako ng Diyos, narinig ko rin ang Ebanghelyo, alam ko ang gospel. The difference is, do we act in love? Kumikilos ba tayo sa pag-ibig? We can pray, Lord, give me love para umibig ako. We can pray that you increase our love. But you know what? Makita natin ano yung pinapanalangin ng mga apostol. Teach us how to pray. Increase our faith. Bakit? Yung pag-ibig. Ina-assume nila na alam na nila. Akala nila alam na nila. Pero hindi naintindihan ng mundo until God revealed His love through the act of Christ on the cross. So if you will pray, teach us how to love, let's pray indeed. But when we say that we love, we should act on it. Kinikilos natin, ginagawa natin, hindi lamang
salita. So in conclusion, the beloved will always love. Ang minahal ay laging magmamahal. Pero dumarating ba sa pagkakataon na hindi tayo umiibig? Dumarating ba sa pagkakataon na tayo namumuhi sa ating kapatid na inis tayo? Nagagalit tayo? Oo, dumarating tayo doon. Pero ang panalangin natin ay hindi nananatili ang puot at galit sa atin. Because that's what separates those who are beloved and those who are damned. Sa mga minahal at sa mga pinaparusahan. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, let us evaluate our walk. Let us evaluate ourselves. Do I really love? Talaga bang nagmamahal ako? Or am I just infatuated? Pag sinabi natin infatuated, gusto lang natin yung feeling. Nakabase lang tayo sa feeling. Pagka nandyan na hindi na convenient para sa atin, nasasaktan na tayo, lumalaki na yung sakripisyo natin, ay parang ayoko na. Parang aatras na ako. What if the offense is mounting? Pag yung galit ay tumataas dahil lagi tayo na-frustrate sa kapatiran, nakakaranas tayo ng mga disappointments, nakakaranas tayo ng mga injustices amongst ourselves, at hindi na iwasan yan dahil nandito pa tayo sa depraved world na ito at sa ating sinful flesh, sa ating body of death. Ang gagawin natin? The answer is, the beloved will always love. Lagi siyang magmamahal. Bakit? Because the beloved is always loved. Ang minamahal ay laging minamahal ng Diyos. Nothing can separate us from the love of God. Walang kahit anumang dahilan o kahit anumang elemento, kapangyarihan, ano pa mang bagay dito sa mundo na makapaglayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sana wala rin kahit anong elemento, anumang impacto, mga laman lupa, kung anumang bagay ang maglayo sa atin sa pag-ibig natin sa kapwa natin mananampalataya at sa isa't isa. For the believers, this is a reminder for us that we are loved. Huwag kang magmukmuk. Don't lose heart. Huwag kang mag-self-pity. Wala nagmamahal sa akin. Ano ka ba? Namatay nga para sa'yo. Si Kristo Jesus dahil minahal ka niya. To the beloved, hindi lang huwag ka magmukmuk. Rejoice in the love of God. You have a reason to rejoice dahil minahal ka ng Panginoon. Pagising mo sa umagang-umaga, ang panalangin natin, nagbubunyaya kagad ang ating kaisipan, ang ating buhay. That's our target. That's our trajectory na I'm loved. Pagtingin mo sa mister mo, sa misis mo, minahal ako ng Diyos, mamahalin ko to. Pagtingin mo sa anak mo, minahal ako ng Diyos, mamahalin ko to. Pagtingin mo sa kapatiran, minahal ako ng Diyos, mamahalin ko sila. Hindi tayo sapat sa pag-ibig. Tayo'y pinuno ng pag-ibig ng Diyos. So, hindi ka lang magsa-self-pity. Kung mag-self-pity, you must also rejoice. Celebrate that love of God. And number three, believer, share that love of God. The first recipient of that love should be our brethren. Tapos yung mas malawak na tatamaan nun ay yung mga hindi pa nakakaranas ng pag-ibig ni Kristo. Ibahagi natin sa kanilang ebanghelyo. Huwag tayong magsayang ng panahon na hindi nila maintindihan, hindi nila marinig yung pag-ibig ng Diyos na kanyang binigay sa pamagitan ng ebanghelyo. Sa mga hindi pa mananampalataya, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ngunit siya rin ay Diyos na banal at hustisya. At parurusahan niya ang kasalanan at makasalanan. Ngunit sa kanyang pag-ibig, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. At inuutusan niya ang lahat ng tao sa mundong ito. The call is for us to repent and believe in the finished work of Christ. Hindi mo kayang ibigin ang kapwa mo genuinely o ibigin ng Diyos sa sarili mo lang lakas. Kinakailangan may pagliligtas na mangyari sa buhay mo. Repent of your sins because you are a God-hater.
Maintindihan mo na akala mo minamahal mo ang Diyos, pero sa totoo lang, ang minamahal mo sa Diyos ay yung makukuha mo lamang sa Diyos. Ang benepisyo. Pag dumating na sa pagkakataon na ikay nakakaranas ng kahirapan, sinisisi mo na ang Diyos. Pag dumating sa pagkakataon na hindi mo nakuha mo yung gusto, walang Diyos. Pagsisihan mo yan. At may pag-asa kay Kristo Jesus. Hindi bukas, gawin mo ito ngayon. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, Diyos na manlilikha, salamat o Diyos sa inyong pag-ibig na inyong pong pinakita, pinaramdam, pinaranas sa inyong mga anak. Sa pamagitan ni Kristo Jesus na inyong bugtong na anak, na malas namin yung lawak, yung lalim, yung lapad, yung sukat, Panginoon, na hindi masukat na pag-ibig ninyo. Kaya, Panginoon, patuloy kaming magbubunyi at patuloy mo nga kaming turuan at tulungan na maipakita ang pag-ibig na ito sa aming mga kapatid at maibahagi ito sa sanlibutan na hindi pa nakakilala sa iyo. Dalangin po namin na sa aming pag-express ng aming pag-ibig, makita po namin na may dahilan kami na magbunyi, magalak, sapagkat kami inibig mo at ang pag-ibig mo sa amin ay hindi natatapos. Ngunit ito'y bago tuwing umaga. Ang katapatan mo ay bago tuwing umaga, Panginoon. Hindi nauubos ang supply ng aming pag-ibig. Kaya, Panginoon, wala kaming dahilan na magmukmok, malungkot, madepress dahil nandyan ang pag-ibig mo na hindi nagmamaliw. Kahit hindi kami kaibig-ibig, kami ay inibig mo. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Kaya dalangin po namin sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano that the love must be more evident sa buhay namin, na mas maipakita namin ito, ma-express namin ito, O Diyos, upang mas lalo naming ma-enjoy ang buhay na ito na binigay mo sa amin, na may buhay na kasiyasiya at ganap. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya. Patuloy mong lingapin ang iyong mga anak at patuloy mo kaming lukuban ng iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos. Tom, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.